Simulan po natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumairin. Mga kapatid, tayong lahat na nagkakatipon bilang isang mag-anak ng Diyos sa pagdiriwang ng banal na Eukaristiya. Sa araw na ito, ginugunita po natin ang kapistahan ni Apostol San Andres. At upang tayo po ay maging karapat-dapat gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, alalahanin po natin ang ating mga pagkukulang at nagawang pagkakasala. At buong kababaang loob po tayong humiling ng awa at pagpapatawad mula sa Diyos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya, pinupuri ka namin, dinaranal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin sa iyong dakilat ang aking kapurihan, Panginoong Diyos, Ani ng Langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Hesukristo, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo. Maawa ka sa sa kaitaasan, papuri sa
manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami nakikiusap na iyong paunlakan. Sa hiling namin kami laging idalangin sa iyong harapan ni Apostol San Andres na nangaral at nangasiwa sa iyong sambayanan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, kung ipahahayag ng iyong mga labi na si Jesus ay Panginoon at mananalig ka ng buong puso na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Sapagkat nananalig ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso at sa gayoy napapawalang sala at nagpapahayag sa pamamagitan ng kanyang labi at sa gayoy naliligtas. Sinasabi sa kasulatan, hindi mabibigo ang sinumang nananalig sa kanya. Walang pagkakaiba ang katayuan ng Hudyo at ng Griego. Iisa ang Panginoon ng lahat at siya ang nagkakaloob ng kanyang kayamanan sa lahat ng tumatawag sa kanya. Sapagkat sinasabi sa kasulatan, maliligtas ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Ngunit paanong tatawagan ng mga tao ang hindi nila sinasampalatayanan? Paano silang mananampalataya kung wala pa silang napapakinggan tungkol sa kanya? Paano naman silang makakapakinig kung walang nangangaral? At paanong makapangangaral ang sinuman kung hindi siya isinusugo? Ayon sa nasusulat, o kay inam na makitang dumarating ang mga nagdadala ng mabuting balita. Ngunit hindi lahat ay naniwala sa mabuting balita. Ganito ang sabi ni Isaías, Panginoon, sino ang naniniwala sa sinabi namin? Kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at makakapakinig lamang kung may mga ngaral tungkol kay Kristo. Ngunit ang tanong ko'y, hindi ba sila nakapakinig? Nakapakinig nga sila sapagkat abot sa lahat ng dako ang tinig nila at ang salita nila'y laganap sa sanlibutan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Ang langit ay naghahayag na ang Diyos ay dakila. Malinaw na nagsasaad kung ano ang kanyang gawa. Bawat araw, bawat gabi, ang ulat ay walang patlang, patuloy na nag-uulat sa sunod na gabit araw. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Walang tinig o salitang ginagamit kung sabagay at wala ring naririnig na kahit na anong ingay. Gayunpaman sa daigdig ay laganap yaong tinig, ang balita'y umaabot sa duluhan ng daigdig. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Magsitayo na po ang lahat. Hallelujah.
Sumunod kayo sa akin, at kayo'y aking gagawin katambal ko sa Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon sa paglalakad ni Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea, nakita niya ang dalawang mangingisda, si Simon na tinatawag na Pedro, at ang kapatid niyang si Andres. Sila'y naghahagis ng lambat. Sinabi niya sa kanila, "Sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mamamalakaya ng mga tao." Noong hindi, iniwan nila ang kanilang mga lambat at sumunod kay Jesus. Nagpatuloy siya ng paglakad at nakita rin niya ang magkapatid na Santiago at Juan, mga anak ni Zebedeo. Sila'y nasa bangka kasama ang kanilang ama at naghahayuma ng lambat. Tinawag din sila ni Jesus. Agad nilang iniwan ang bangka at ang kanilang ama at sumunod kay Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa araw na ito, ginugunita po natin ang kapistahan ni Apostol San Andres. Isa po siyang apostol ng Panginoon, tagasunod ni Jesus. At magandang pagnilayan po natin, mga kapatid, sino po ba ang mga taong sinusunod natin sa ating buhay? Sino po ba yung mga taong lagi nating sinusunod kapag merong inuutos sa atin? Marahil karamihan po sa atin, naranasan natin maging isang anak. At kapag tayo ay sinasabihan ng ating mga magulang, gawin mo to. Diba bilang respeto sa ating mga magulang, sinusunod natin. Pero aminin din natin o hindi, may mga pagkakataon na hindi natin sila sinusunod. Diba? Bilang isang estudyante, ganyan din tayo. Sumusunod tayo sa tinig ng ating mga guro. Gawin nyo to, gawin nyo tong takdang aralin na ito, itong assignment na ito, gagawin mo. Pero magandang tingnan, sino po ba yung sinusunod natin? Alam natin na kapag ang taong ito ay sinusunod natin, ang taong ito ay mahalaga, importante. Susundin ko ang magulang ko kasi mahal ako ng magulang ko. Susundin ko ang mga guru ko kasi meron silang turo na ipinagkakaloob sa akin. Susundin ko ang mga batas kasi mahal ko ang bansa ko. Sa madaling salita, sa mga oras na minsan tayo ay sumusunod, dumidepende sa ating relasyon doon sa taong nag-uutos. Kung mahalaga ang nag-uutos, susundin. Pero minsan, kapag hindi mahalaga yung taong nagsabi sa atin o hindi natin kakilala, di ba minsan nagdadalawang isip pa tayo? Pero bakit po sinisimulan sa ganitong pamamaraan? Dahil kung mapapansin po natin sa ating ebanghelyo, tila si Jesus inutusan ng magkapatid na si Simon, Pedro at si Andres. Yung magkapatid na si Simon at si Andres. At paano po nila kagad sinunod si Jesus? Ang sabi ng Panginoon sa kanila, sumunod kayo sa akin
at gagawin ko kayong mamamalakaya ng mga tao. At ano kagad ang naging tugon ni Simon at ni Andres? Sabi doon sa ating ebanghelyo, noon din iniwan nila ang kanilang lambat. Doon sa pangalawang tinawag na si Santiago at si Juan, ano ang sinabi sa ating ebanghelyo? Agad nilang iniwan ang kanilang bangka kasama na ang kanilang ama. At ano po yung binibigyang pansin dito? Si Jesus na nag-utos sa kanila, hindi sila nagdalawang isip, sumunod. Tila dali-dali, noon din at agad nilang iniwan. Hindi na nagdalawang isip. Bakit? Dahil ang tinig na kanilang sinusunod ay walang iba kundi si Jesus. At para sa kanila, mahalaga si Jesus. At kung mahalaga si Jesus, wala nang pero-pero, ngunit susunod na lamang. Kaya nga mga kapatid, magandang tingnan po yan sa buhay pananampalataya natin. Bakit? Lahat naman tayo tinatawag ni Jesus. Lahat naman tayo may panawagan ng Diyos sa buhay natin. Pero mga kapatid, ilan po ba sa atin dito ang kayang gawin ang ginawa ni Andres, ni Simon, ni Santiago at ni Juan na bigla na lang iiwan ng lahat, sumunod lamang sa Panginoon? Dahil minsan may mga pagkakataon sa buhay natin, ang dami nating dahilan pagdating sa pagtugon sa Panginoon. Diba minsan kapag tayo ay naharap sa pagpili at ang pagpili na ginagawa natin ay hindi naayon sa kagustuhan ng Diyos, anong sasabihin natin? Alam naman ni Jesus yan. Mapapatawad naman ako. Tama, nandoon naman yung pagpapatawad ng Diyos. Pero tandaan natin, kung mahalaga ang Diyos sa buhay natin, walang pero-pero, walang dahilan, kundi tayo ay susunod ng buong puso. Walang pero-pero, susunod ng buong puso. Ganyan ang isang tunay na apostol. Ganyan ang tunay na alagad. Ganyan ang tunay na deboto ng mahal na pong Jesus Nazareno. Wala nang dahilan, walang pero-pero, ngunit susunod sa mahal na pong Jesus Nazareno. Pero anong klaseng disposisyon ang dapat ang isang taong tunay na marunong sumunod sa Diyos? Dapat ang disposisyon na meron tayo ay pagkakaroon ng tiwala at pananampalataya. Bakit mo ba sinusunod ang isang tao? Dahil alam mong hindi kanya ipapahamak. Bakit ka nga ba sumusunod sa isang tao? Dahil alam mo na yung tao na yun may malasakit sa iyo. Bakit ka nga ba sumusunod sa Diyos? Dahil kailanman alam mo ang Diyos hindi ka pababayaan. Alam mo kailanman si Jesus hindi ka pababayaan. Kaya nga mga kapatid, sa araw na ito, sa kapistahan ni Apostol San Andres, lahat tayo ay pinapaalahanan. Tinatawag tayo ng Panginoon. Lahat tayo ay pinapaalahanan na may panawagan si Jesus. Ang tanong na lamang sa atin, susunod ba tayo? At kung susunod tayo, sana wala nang dahilan. Sana wala nang pero-pero, susunod tayo ng buong puso. Dahil ang pagsunod ng buong puso ay pagsunod ng may pananampalataya at pagtitiwala. Kaya mga kapatid, sa tulong ng apostol na si San Andres, ipanalangin natin sa mahal na pong Jesus Nazareno na ang bawat isa sa atin maging tunay na alagad na handang sumunod at handang gayahin si Jesus sa ating buhay sa lahat ng pagkakataon.
Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, ihabili natin ang ating mga kahilingan sa pangangalaga ng Diyos Ama kasama ng mga panalangin ni San Andres. Ang atin pong panalangin, Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan na hinubog sa pananampalataya ng mga apostol. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan na hinubog sa pananampalataya ng mga apostol. Ang ating mga pari, tatinawag ng Diyos upang mamalakaya ng mga tao, naway humarap sa hamon ng pagbabago sa pamamagitan ng pangangaral ng Ebanghelyo. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan na hinubog sa pananampalataya ng mga apostol. Ang mga misyonero, naway maging mabibisang tagapagpahayag ng Ebanghelyo sa pamamagitan ng patotoo ng kanilang buhay, manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan na hinubog sa pananampalataya ng mga apostol. Ang mga tinawag ng ating Panginoon upang maglingkod sa Kanya, naway bukas loob na tumugon sa Kanyang panawagan, manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan na hinubog sa pananampalataya ng mga apostol. Ang mga may sakit, mga nagdadalamhati, mga naliligalig, at ang mga nagdurusa sa karamdaman ng isip at katawan, naway hipuin ng Panginoon. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan na hinubog sa pananampalataya ng mga apostol. Ang mga minamahal nating yumao, naway mabuhay sa kapayapaan ng Panginoon. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan na hinubog sa pananampalataya ng mga apostol. Sa katahimikan po ng ating mga puso, ilapit natin sa Diyos ang ating mga pansariling panalangin, gayon din ang mga taong humiling ng ating mga dasal at lahat na nag-alay ng intensyon para sa misang ito. Ama, habang naghahanda kami para sa pagdiriwang ng pagkakatawang tao ng iyong anak, ipagkaloob mo ang aming mga kahilingan kaysa ni San Andres na apostol, inihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin po kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos, Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurian niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pagbigyan mo kami upang sa aming mga alay na inihahain namin ngayong kapistahan ni San Andres ay maging kalugod-lugod kami sa ginagawang paghahanda at mabuhay kami sa pagtanggap sa iyong kaloob. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo,
magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, itinatag niya ang iyong sambayanan at ang mga apostol ay saligat katuwang sa pagpapanatili ng iyong pagmamahal na di magwawakas kahit kailan. Kaming sambayanan mo dito sa daigdig ay katibayan ng pamumuhay sa langit. Kaming narito ang tagapagpahiwatig sa pagkakaisa ng tanan sa iyong pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Usana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Usana sa kaitaasan, magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawa kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Francisco na aming Papa, at ni Jose na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo,
magpa sa walang hanggan. Amen. Lumapit po tayo sa Ama natin sa langit sa panalangin itinuro sa atin ni Jesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, pagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Mga kapatid, narito po si Jesus, ang Kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ng mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat. Ito'y ating hutan.
sa iyong salita. At kung ika'y kapiling mga kawan sa dagat, ay announcement. Available pa rin po ang ating official na kalendaryo 2024. Maaari kayong magtungo sa finance office. Ang oras ng finance office ay sa mga sumusunod. Kapag Lunes hanggang Webes at Sabado, 8 a.m. to 5 p.m. Kapag Biyernes at Linggo, 5 a.m. at 8 p.m. Meron po tayong mga booth na malapit sa BPI Quezon Boulevard entrance at Cardinal Sin Building. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang banal na paikinabang ay magpalakas nawa sa amin upang ayon sa halimbawa ni Apostol San Andres, kaming mga umaako sa kamatayan ni Kristo ay pagindapating mamuhay ng maluwalhati kaysa niya sa piling mo, sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Mga kapatid, atin pong ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Panginoon naming Diyos, Ama namin, Ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang. Sa Iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang loob po kaming nananalangin at kami nagmamakaawang kalugdan mo po ang mga kaluluwa ng mga pumanaw na sa mundong ito. Sila naway magkamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo ang anumang mga karumihan ng kasalanan upang sila ay maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iyaon mo sila mula sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway silayan ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatag nawa sila sa kapayapaan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamos sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nilang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan nang pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho
Iligtas mo kami sa kasalanan. Ang puso'y pinamatayan ay sa isa't ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Yes.